pag-disturb niya ano, pag nilaki ka dun, nalaka dun, natatagpo tayo, sama-sama tayo dun. So this is psychology, this is music. Ayun yun. So, galing ka sa pen? Unfortunately. Galing ka sa rap? Yung rap, definitely. Siya mismo yung rap music. Revolutionary kind of music yan eh. Kaya lang nagawa ng paraan ng mga capitalists na gawin siyang parang mas pakikinabangan ng nila bilang pag-control ng hindi control na ikukulong tayo. So madali, marunong tayo, ang akademya, tuturuan kayo ng Western Civilization, syempre classical music, up to the impressionism, hanggang sa pumasok na yung rock, kanila lagi yun. That's West. Hindi na tayo, sabi mo yung matitindi natin blues player dito, iba bandang blues, dalhin mo sa Amerika, sabay mo sa mga blues ng Amerikano. Man, kanila yun eh. Talagang pag binakli niya yung string na yun, talagang kanila yun. Aggression. Ito niya. So jazz, ito mo ganun. Itura taas, ganun form. Hip-hop, ganun yung music, tapos ganun din. Hinuhubog talaga eh. Yun ang sound vibration, hinuhubogin ka niya eh. Hinuhubogin ka niya. Pero yung paghubog na binabanggit ko, nangyayari lang yan sa panahon natin ngayon ng komersyalismo at consumerism. So, malaki problema natin sa usapin ng paano itono yung tao. Ngayon, isa to. At ang nakakatawa dito, gamit to ng mga mayayaman na tao. Kasi isang uri siya ng meditation, yung sound ng meditation, na pinaklaro niya yung ano mo. Hindi ka, yung thoughts na pumapasok sa'yo, akala mo pumapasok yung mga stressful na thoughts pumapasok. At yun hindi, lumalabas siya. Palabas siya. So habang sa gitna nung pakikinig, may mga pumapasok na kung ano-ano man, lahat ng stress na yun, palabas yun. Iyon yung magic ng music. Perfect siya. Sakto yung tunog. Tapos ang magara nito, 5,000 years ago, gyera. Matindi, gyera. Ginagamit ng mga ano, ng mga raksasas, mga uri ng mga tao na wild, yung mga palabas na, yung may mga wild na mga itsura ng tao. Ginagamit ng tugtugan yung wala. Wala sa ayos. Pagdating sa labanan, pag tumunog yun, nadidiskaril to. Napupunta siya sa, napupunta siya sa snow, at ganun, nawawala sila. So, gano'ng kalakas yung music? Sobra lakas. Yung sound. Kasi pagtitimpla yan eh. Subtle kasi, subtle na eh. Although ito, kikita mo itong matter to. Pero yung sound na na-produce niya, although banggaan mga molecules, consider siyang subtle gross.
Ayun. Iba din, di ba? Yung dilim naman na yun, may certain level na binibitbit tayo kung saan. Actually, yung buong magdaman, buhay yan. Kaya nga may dilim. Buhay siya. At bawat ano, bawat yung sa buong magdamag na hati yan sa siyam na skala. Yung siyam na klase ng music. Tinututog yan sa buong magdamag. Tinututog yan. Kaya yung mundo ayos pa. Dahil doon tumutunod. So kanina kasi, so sa marunong to, sa marunong naman sa music. Kanina nasa D major ako, tapos pumasok ako sa A minor. So, D, E, F, G, A. D, E, F, G, A. So, sa skala sa C major, C, D, E, F, G, A. So, relative minor siya nung particular na key. Pero pag minesure ko sa D, flat fifth yung linya niya, madilim yun. Kapag yung third binaba ko pa, flat third, diminish na yung ano yun. Nung panahon ng classical, yung diminish pinagbawal nila yan kasi merong piyesa na maraming diminish, nagbibigti yung violinista, ganun. So kaya pinagbawal nila yung diminish. Kailan lang yan na gano eh, kailan lang siya uli sumikat eh, kasi parang may curse daw. Actually, yung vibration yun. Yung vibration. So, sa mga medyo malungkot, dapat bright. Bright lagi yung color mo. Lagi bright. So, yung primary color yan. Kung kukulay siya, red, blue, yellow. Okay ka dyan, pare, maliwanag yan. Never yung secondary, pare. Yun. Damage ka dyan. So walang aware dun. Listen lang sa music. Nasa minor chord. Na madilim. Iba effect.